So, hello guys. Welcome back to my channel. Ito naman po ulit tayo at nagbibigyan ng chance na makapag-record ulit tayo ng bagong video. So, ngayon, ito ang makikita nyo. Meron tayong ginagawang isang pares ng handbrake. So, every time na gumagawa po tayo, palagi po tayong magsusuot ng dust mask tulad po nitong gamit po ngayon na to. Kasi ayaw naman natin na ma-inhale lahat ng alikabok niyan. Kasi hindi maganda sa baga natin. So, ito. Babaklasin ngayon natin yung dating lining na nakakabit dito. Yan, kung makikita niyo po sa video. Condition ng bakal natin ngayon na kinain na kasi siya ng kalawang, naista kasi siya ng matagal, nababasa, kaya ayan. Pero bagong gawa lang talaga yan eh, pang reserva ng may-ari. Ito nyo yung part lang na yan, yung kumakapit na, and then yung nakapaligid dun sa labas na banda, kinain na siya ng kalawang, kumbaga namuo yung kalawang, kaya bumuka ngayon yung lining. Karoon siya ngayon ng gap sa pagitan ng lining at saka ng bakal dahil dun sa pagkakakalawang niya. Just karaniwan naman talaga, normal na nangyayari niyan. Tulad nito, ayan. Yung part na yan, puro kalawang na yan. So, dapat yan yung nakalapat din sa bakal. Iwasan lang. Kumbaga, yung iba, mas maganda kung pinipinturahan natin yung bakal natin. Tsaka huwag natin masyadong, kung i-stack man natin dun sa lugar na hindi siya mababasa. So, ayan o. Makikita nyo na, yun yun, natuklap pa nga ng buo yun eh. As in talagang, yung kalawang na lang talaga yung humahawak dun. Wala na, halos talagang dikit yan. Kailangan lang linisin yung bakal para i-prepare lang natin para sa paglalagay ng pandigit. Nalinis na yung bakal. So, susunod naman yung isa. Makikita nyo parang may mga puti-puting lumilipad dyan sa paligid natin. So, yan yung rason kung bakit dapat palagi tayong nakasuot ng proper na dust mask. Like yung mga 3M na nabibili natin na kahit na medyo may kamahalan yan, worth it yan para sa kalusugan nyo. So, yan, number one yan for our own safety na rin. Yung iba kasi, ang ginagamit lang tela, o kaya yung mga ordinary na yun, yung mga cloth mask, tsaka damit, pinantatakip lang. So, sa sobrang liit ng mga dust na yan, kahit sa mga tela po, lumulusot lang din yan, kaya mas maganda talaga yung proper na mga 3M. Example ko lang naman yung 3M, kasi 3M talaga yung ginagamit namin eh. So, yan, nilalagyan na natin ng pandikit. Wag na wag po nating titipirin sa pandikit yan.
Yung iba kasi talagang papahiran, tapos sisimutin pa na as in talagang sobrang nipis na lang yung malalagay. Di ba, yung ganyan, tumutulo-tulo pa. At least kurado ka na hindi mo tinipid, kapit na kapit talaga yan. Iba kasi talaga, akala mo nagpahid lang ng cheese whiz na ayaw niyang maubos kagad. Ito, yan. Kinakabit na natin ngayon yung pinaka-molde niya na yero. So, yan yung pinapakita ko na procedure ng paggawa kasi yan yung pinakamadaling ma-access ng kumbaga yung madaling ma-DIY ng mga taong gusto pa lang mag-try niyan. Tsaka yan, diuno na tubo lang, tapos nilagyan natin ng bolts and nuts, pinag-welding, tapos kumuha ulit ng isang tubo para yun yung mag-e-expand ganyan pag pinipihit mo yung tornilyo. Pero hindi ko kasi talaga pwedeng ipakita yung original na mga ginagamit ko rito kasi mahirap na. Fit na at kunin na natin yung suplete natin ng blowtorch para painitan na natin yung bakal at mas mabilis matuyo yung ating pandikit. Oh, itong ginagamit natin na blowtorch na to o suplete, ang size po niya is 1 inches. Pero katagalan kasi kaya ganyan lumakas yung buga niya. I'm not sure kung dahil lang sa ilang taon na rin kasi yan eh. Pero yung mga nabibili kasi ngayon na 1 inches, medyo mahina na yung buga. So, ayun, baka hanapin nyo yung ganyang kalakas. Pero kung may nabibili pa rin kayo, Kawaguchi yung brand yan. Mura lang yan, mga nasa 900 to 1.5 lang ata bili namin dyan before. Kanto nyo, medyo mahaba yung ano nung apoy niya. Almost siguro, I guess, mga 8 years na rin sigurong ginagamit yan or 7 years. Sulit na yan sa 1.5 na yan. Iba naman, pwede kayong gumamit ng oven pero hindi kasi masyadong ano yan eh. Kumbaga, hindi siya ganong kadaling ilipat dito, ilipat doon. Unlike yan na sobrang liit lang na pwede mong daling kahit saan. Tsaka medyo ang oven natin minsan yung mga malalaki around nasa 15 to 12,000 yata yan eh, not sure, pero ito 1.5 lang. Nagagawa rin naman yun yung kung ano yung nagagawa ng oven. Medyo kapag malakas yung apoy natin, medyo bantayan na lang natin lalo't hindi mo patansyado kung ano yung itsura ng naluto na niya lining na yan. Kasi baka mamaya ma-undercook ka o masobra, masunog naman yung lining. Kaya yun yung number one na anuhin mo din eh, na kailangan lagi yung matandaan na kung ano yung itsura nung tuyo na. Para kahit hindi ka na nagbibilang or tantsa-tantsa ka na lang, at least alam mo na luto na talaga yon. Hindi yung, ay, ano ba to? Luto na ba to? Ayos na ba to?
yung parang hindi ka sigurado. Kumbaga, yun yung number one na tandaan mo palagi. Lalo na yung lakas ng apoy na ginagamit ko, at saka yung kocompare nun sa mga nagdi-DIY ngayon, eh magkakaiba po kasi tayo ng lakas ng apoy, at saka yung bilis ng pagpapainit. So, kailangan, alamin nyo muna kung ano yung itsura nung naluto na. Yung talagang lutong-luto na yung pandikit niya. So, ito, yan. Kung makikita nyo rin, real time yan eh. Yan yung mismo kung gaano katagal ko siya niluluto side by side. I-check nyo na lang yung duration ng oras dun sa ano, sa timeline ng video. Pero ano kasi, before, nagbibilang pa kami yan eh. 50-50 per side. O kaya minsan 60-60. Pero mahirap umasa lang kasi sa ganong bilang-bilang. Minsan hindi naman sumasaktong naluluto talaga sa ganon. Kaya mainam talaga. So malaman mo kung ano yung itsura nung luto na. So, ito, malapit na tayo matapos. Yan. Okay na siya. Antayin na lang natin lumamig. Babaklasin. Tsaka natin lilinisin yung mga gilid. So, yun. So, ito na yung pinalabasan ng ano natin, pagkakaluto. Yan. Makikita nyo, lumutong na yung mga pandikit natin. So, isa yan sa mga sign na lutong-luto na talaga yung pandikit natin. Hindi siya yung parang plastic balloon yung texture niya. O medyo parang basa-basa pa. Hindi siya parang goma pag hinihipo mo. So yan lagi yung titignan nyo kapag gumagawa kayo na sign ng okay na yung pandikit niya na hindi na siya yung ma-undercook. So ito, dilinisin na lang natin yan tapos okay na. Pwede nang kunin ng customer. Linisin na lang natin to at para mabigay na natin sa customer natin. So, nakakatuwa lang ulit kasi nakapag-upload na naman tayo ng video. Medyo matagal tayong napakante kasi gawa ng pandemic at nabisi sa pamilya, nabisi sa trabaho. Hindi na natin naasikaso yung ibang mga bagay tulad nito. At gusto ko rin palang magpasalamat dun sa mga taong nag-PPM sa akin na yan talaga nag-e-effort pa sila na hanapin yung Facebook natin. Nangihingi sila ng advice, nagtatanong tungkol dito. Siguro hindi man ako expert pero yung personal na experience ko pwede ko ma-share sa inyo. So, thank you sa inyong lahat at saka mag-subscribe na kayo para mas marami pa tayong ma-upload na videos in the near future. So yun, thank you at saka sana mapagpatuloy pa natin to yung mumunti nating libangan. Salamat!